Magsiluhod po ang lahat at ating dasalin ang litanya ng pasasalamat matapos ang pandemya ng COVID. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tumulog tayo sa Panginoon na siyang nagpapanibago sa lahat. Para sa lahat ng biyaya at pagpapalang, tinanggap natin habang panahon ng pandemya ng COVID. Sa bawat panalangin, ang ating itutugon, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Para sa pagpapaalala sa atin ng kawalang katiyakan ng buhay, sa pagsasanggalang sa atin noong mga panahon na walang nais magpatuloy sa atin at sa pagtuturo sa atin ng bagay na tunay na mahalaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa mga pagkakataong tayo ay nagkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan, sa kabila ng pagkalayo-layo na ipinataw sa atin ng karamdaman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa mga bayaning bukas palad na nag-abot sa atin ng tulong, pang-agham, panlipunan at pang-espiritual, sa kabila ng panganib na maaaring idulot nito sa kanilang buhay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng mga bagong tuklas na gamot at bakunang pamuksa sa virus at para sa biyaya ng likas na immunity laban sa sakit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng presensya noong panahong tayo'y nangangamba at nababalisa, nalulumbay at naiinip sa gitna ng pandemya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Ama naming mapagmahal, hindi lingid sa iyong kaalaman ang laman ng aming isipan. Bawat patak ng aming luha ay iyong pinahahalagahan. Nababatid mo ang lahat ng aming kagalakan. Nakipanahan ka sa mundo naming batbat ng sakit, dusa at kamatayan at mga takot na kinaharap namin ay iyong nauunawaan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyong mapagpalang pag-ibig sa kasagsaga ng pandemya ng COVID, katulad noong pagtangis mo sa kamatayan ni Lazaro. Dulutan mo ang buhay na walang hanggan ang mga pumanaw dahil sa coronavirus. Ang aming mga pangamba ay pinalitan mo ng ligaya, kaya naguumapaw ang aming puso sa papuri at pasasalamat sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maria, saklolo ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang simula ng aklat ni Sira. Mula sa Panginoon ang lahat ng karunungan, at iyon ay taglay niya magpakailanman. Sino ang makabibilang ng butil ng buhangin sa dagat, o ng patak ng ulan, o ng mga araw, sa panahong walang pasimula at walang katapusan? Sino ang makasusukat sa taas ng langit o sa lawak ng lupa? Sino ang makaaarok sa kalaliman ng dagat? At sino ang makasasaliksik sa karunungan? Bago pa likhain ang alinmang nilalang, nalikha na ang karunungan. At ang tunay na pagkaunawa, bago pa nagsimula ang mga panahon. Ang karunungan ay nagmula sa salita ng Diyos sa kataas-taasang langit, at ang kanyang mga aral ay batas na walang hanggan. Kanino ipinahayag ang simula ng karunungan, at sino nakatatalastas ng kanyang pamamaraan? Kanino ipinagkaloob ang makakilala sa karunungan, at sino nakauunawa ng kanyang masaganang mga karanasan? Iisa lamang ang talagang marunong. Dapat tayong gumalang na may paghanga
sa harap ng kanyang luklukan. Ang Panginoon ang may likha ng karunungan. Kinikilala niya ang kahalagahan nito at ibinuhos niya ito sa lahat ng kanyang nilalang. Binahaginan niya ng karunungan ang lahat ng tao. Ngunit higit na masagana ang bigay niya sa mga umiibig sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit anong gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang bumababa si Jesus sa bundok, kasama sina Pedro, Santiago at Juan, ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwan at mga iskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ba ang pinagtatalunan ninyo at ang mga taong iyon?" Sumagot ang isa sa karamihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki sapagkat siya'y inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing aalihan siya nito, siya'y inilulugmok, bumubula ang kanyang bibig at nangangalit ang kanyang ngipin at siya'y naninigas. Hinihiling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang Espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." At dilanag nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng Espiritu, biglang pinangisay nito ang bata. Anupat napalugmok ito sa lupa at gumugulong-gulong
na bumubula ang bibig. Kailan pa siya inaalihan ng masamang espiritu? Tanong ni Jesus sa Ama. Mula pa po ng kaniyang pagkabata, tugon niya. Madalas siyang ihagis nito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Kung may magagawa, ulit ni Jesus, mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kaagad sumagot ng malakas ang ama ng bata, nananalig po ako, tulungan ninyo ako, bagamat ako'y nagkukulang. Nang makita ni Jesus na dumaragsa ang mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu. Ikaw, espiritong nagpapapipi at nagpapabingi, inuutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata at huwag ka nang papasok sa kanya. Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinapangisay ang bata at saka lumabas. Naging mistulang bangkay ang bata, kaya't ang sabi ng marami, patay na. Subalit siya hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon at tumindig ang bata. Nang pumasok na si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, bakit po hindi namin napalayas ang espiritu? Sumagot si Jesus, ang ganitong uri ng espiritu ay hindi mapapalayas, kundi sa pamamagitan ng panalangin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Tunay nga pong sa araw na ito, tayo ay tinipon ng ating nuestra kapatid kay Kristo at mga kadiboto. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay nagbibigay sa atin ng larawan kung paanong ang kapangyarihan ng Diyos Ama ay nananahan sa ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Napakinggan po natin ng maliwanag na ang isang ama, kapos sa pananampalataya, nagdududa at naghahanap ng lunas para sa kaniyang anak na pinahihirapan ng masamang espiritu. Isinalaysay niya kay Jesus kung paanong inaalihan ng espiritu ang kaniyang anak. Una, hindi ito makapagsalita. Pangalawa, siya'y inilulugmo. Bumubula ang kaniyang bibig, nangangalit ang ngipin, at siya ay naninigas. Dahil dito, dinila ng ama ng bata sa mga alagad ni Kristo. Gayunpaman, ang bata hindi napagaling ng mga apostol ni Jesus. Sa kabila ng lahat ng pag-aalala at takot ng lalaki, pinapagaan ni Jesus ang kaniyang damdamin sa pagtitiyak sa kanya na walang imposible sa taong may pananampalataya. Uulitin ko po, pinagaan ng Jesus ang damdamin ng Ama
sa pamamagitan ng pagtitiyak sa Kanya na walang imposible sa taong buo ang pananampalataya sa Diyos. Kaya naman, anong ginawa ng Ama? Siya ay nagpakumbaba sa harap ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. At sinabi niyang, maliit po ang aking pananampalataya at napakalaki ng aking pagkukulang. Sa mga sandaling iyon, pinalayas ni Jesus ang masamang espiritu mula sa bata at ang pamilya ay lubhang nagalak para sa napakalaking pagpapala at pagpapagaling ng ating Panginoon. Ang dakilang himalang ito ay nagpapakita kung papaanong ang pananampalataya ay itinuturing natin na banal na pagkatakot sa ating Panginoon. Tunay ngang walang imposible na gawin ang Diyos para sa atin na may kailangan sa ating buhay, batay na rin sa laki ng ating pananampalataya. At kung tayo ay tunay na tapat sa Kanya, kayang-kayang gawin ng Diyos ang napakaraming bagay. Hindi lang maraming bagay, kundi lahat ng bagay kayang-kayang gawin ng ating Panginoon. Ang mga bagay na akala natin walang solusyon, magagawan ng paraan ng ating Panginoon. Ang mga sakit at karamdaman na akala natin wala nang lunas, mapapagaling ng ating Diyos. Ang mga pangarap natin na minsan akala natin hindi na matutupad, sa Diyos, tunay na may kaganapan at tunay na may katuparan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tunay nga po na ang ating Panginoong Diyos ay ang bukal at daluyan ng awa, kagalingan at pagpapala. Siya ay punong-puno ng kabanalan. Kaya nga po napakaganda ang sinasaad sa ating unang pagbasa. Sinasabi dito na mula sa Panginoon ang lahat ng karunungan at iyon ay taglay niya magpakailanman. Sino ang makabibilang ng butil ng buhangin sa dagat o ng patak ng ulan o ng mga araw sa panahong walang pasimula at walang katapusan? Sino ang makasusukat sa taas ng langit o sa lawak ng lupa? Sino ang makakaarok sa kalaliman ng dagat? At sino ang makakasaliksik sa karunungan ng sanlibutan? Bago palikhain ang alinmang nilalang, nilikha na ng Diyos ang karunungan at ang tunay na pagkaunawa. Bago pa nagsimula ang panahon, ang karunungan nagsimula na sa Diyos. Ang kataas-taasan, ang langit, ang mga aral at mga batas na walang hanggan, ang bukal ng lahat at ang pinagmumulan ay ang ating Panginoon. Kaya nga, walang imposible sa Panginoon sa taong buo ang pananalig at pananampalataya sa Kanya. Sa darating pong Miyerkules ay Ash Wednesday na, Miyerkules ng Abo. Papasok na tayo sa panahon ng Kwaresma. Kaya nga po sa pagpapatuloy ng ating Banal na Eukaristiya,
naway matutunan nating mapalalim ang ating pananampalataya sa Diyos. Kumapit tayo lagi sa ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Tiyak yun, walang imposible sa Kanya. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo ng walang hanggang kapangyarihan at kumikilos sa kaniyang mapagpalang mga gawa. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang simbahan, naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang kasamaan ng ating, sa ating panahon, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga pinuno ng daigdig, naway isulong ang kabutihan sa kanilang mga gobyerno at maging masigasig sa pagwawaksi ng kasamaan sa kanilang lipunan, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Tayong lahat, naway hindi manghinawa sa ating buhay panalangin upang hindi maghari ang mga masasamang espiritu sa ating buhay, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa sa bawat uri ng karamdamang pangkaluluwa at pangkatawan, naway lumaya mula sa kanilang mahirap at malungkot na kalagayan, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa kasamaan. Hayaan mong ang iyong kabutihan ang siyang magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at dinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating alalahanin sa taong buo ang pananampalataya, walang imposible sa Diyos. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. At huwag ang napakadami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa darating na Miyerkules, February 22, ay Ash Wednesday na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, February 21, matapos ang misa ng ikalima, ay idaraos po ang para sa liturhiya ng pagsusunog ng mga lumang palaspas
na binasbasan at ginamit noong nakaraang linggo ng palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito. Ito po ay meron din pong pagkukumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Ash Wednesday ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ng pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kanya-kanyang pamamaraan. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum health public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintaying banggitin ng grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisa.
isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,